ngayon, na yung flight ng June 19 is na-cancel siya sa mga kabayan. And then, ngayong araw din, nag-ano ako kasi nga nag-inform din sa akin yung isa kong kaibigan na dapat yung flight niya is June 19. Yung nga isa na-cancel. At binirify ko din doon, double check ko din, is na-cancel nga yung flight ng June 19, at yan nga din is may announcement din yung PAL sa kanilang website sa basis sa kanilang advisory, mga kabayan. At kaninang umaga nga din na nasa office ako during my office work, no, nag-email din ako sa Philippine Airlines dito sa Riyadh, kasi nga dati nag-email ako sa kanila, no, nag-inquire ako para sa dapat 19 din, no. So nag-email ako kanina, and then nag-reply din naman sila so far, nag-reply din naman sila kaagad-agad, no, mga kabayan. So ayun, na-confirm ko nga din at sinabi din nga nila doon yung pwedeng posibilidad na mangyari kung ano yung ni-reply niya. So makikita niyo yon sa ano na to, patuloy niyo lang panoorin ang video. And then yung ganun din yung binigay na advice sa akin, or na-clarify ko kahapon din nang tumawag ako sa taga-Polo kay sa isang assistant labor attache, na clarify ko yung about sa mga tickets, no. So ayan, so malalaman niyo dito sa bidyong ito, mga kabayan. So bago natin ipagpatuloy itong usapan natin o yung update na ito, so huwag niyo kalimutan, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan, mga kabayan, i-click yung subscribe button sa ibaba at i-hit yung notification bell para sa ganun is maging update kayo sa lahat ng mga videos ko. Ayan nga, mga kabayan, no? Kung makikita ninyo, ayan yung personal email ko. So nag-email ako para i-clarify sa PAL dito, office nila dito sa Riyadh, no. At ayan nga yung pinapakita ko sa inyo sa baba, ito yung pinaka-reply nila kanina sa akin. Nag-reply din naman sila agad-agad. Ayan, kung makikita nyo, ano nga yung sa 19 is abangan na lang yung ano is ng June 17. Kaya i-double check nyo yung advisory nila, kabayan, about sa flight. So ayan, mga kabayan, ito yung Dubai, Doha, Dammam at saka Riyadh. Ito yung mga schedule kung anong araw yung mga available na flight ng PAL, mga kabayan. So ayan, mga kabayan, pag binisita ninyo yung philippineairlines.com, yung website nila, so ayan, so may makikita kayo sa pinakataas ng advisory na nakaret. I-click nyo yon kasi doon yung sila nag-a-update. Tulad nga itong last update nila as a June 15, no. Ito yung ano nila, at na nakalagay nga dyan na yung our 2020 flight schedule are highly subject to change for reasons beyond our control. These are not normal times. We may have to cancel or adjust our planned flights based on. Ayan, kung mapapaano natin dyan sa pinakaano nila, mga kabayan. So ayan nga, mga kabayan, no, kung babalikan din natin yung kanilang update nung June 12. So nandiyan pa rin sa ibaba, mapapansin niyo yung kanilang yung kanilang ni-note doon, so yung international flight ng June 13 and 30, no, na ang ano nga yung sinasabi nga nila doon na yung mga darating is yung arrival sa Cebu na dapat sa Manila. So kasi nga iniiwasan nila yung pag kasi sobrang limitado nga, alam naman, intindihan natin kasi yung slot para doon sa testing, no. Kaya yung mga pasahero ititest na doon at sa quarantine hotel sa Cebu, at saka yung PAL, ang mangyayari, mag-a-arrange sila para i-transfer tayo sa Manila afternoon. So mag-aantay lang ng 24 to 48 hours para sa testing result na yun, kabayan. So ayan nga, mga kabayan, so as advice lang, so palagi natin o dapat araw-araw chine-check natin yung advisory na nasa Philippine Airlines, no, sa website, para at least alam natin yung mga nangyayari or yung nakikita natin yung update ng mga Philippine Airlines about sa kanilang flight, no, mga kabayan. Kaya huwag niyong kalimutan yan lagi. Lagi niyong bisitahin, mga kabayan. So kaya kung bago lamang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan i-like at i-subscribe or i-click yung subscribe button sa ibaba at i-share ang video ito para sa gano'n na maging update din yung iba nating kapwa OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia, mga kabayan. So ayan, thank you for watching, guys, and
Dobling ingat dahil sa mga tumataas pa rin ang positibo ng mga COVID-19 dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So, thank you for watching guys and bye-bye!